dinamika, buti ang sa kalusugan para sa buhay na makabuluhan. Mga eksperto ay pinag-isa, kami inyong makakasama. Maaasahang dalubhasa, kagaling ay matatamasa. Happy Healing Morning mga kapatid at welcome sa Healing Galing sa TV. Pasensya na po at tuloy-tuloy pa rin ang aking concert tour, kaya ang boses ko ganito pa rin. Magsama-sama na naman po tayong muli ngayong Linggo ng umaga at special po ang araw na ito dahil ipinagdiriwang natin ang araw ng mga haligi ng ating tahanan. Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay at tumatayong tatay sa buong mundo. Kadalasan po sa ganitong oras, gising na ang mga tatay at nagkakape na, nagbabasa ng dyaryo, o kaya naman ay nagwawalis ng bakuran. May mga tatay naman, pagsikat pa lang ng araw, nasa labas na at naghahanap buhay. Habang ang kanilang may bahay ang nag-aalaga sa kanilang mga anak, siyempre po. Pero may mga tatay din na siyang taong bahay, habang ang mga asawa naman nila ang nasa trabaho. Iba't iba man po ang tungkuling ginagampanan ng mga tatay sa ating pamilya, istrikto man sila o maluwag, tahimik man o maraming kwento, hindi po natin maipagpapalit ang kanilang taus-pusong pagmamahal at ang pagsisikap para sa pamilya. Dahil dito ay na-inspire po ang Healing Galing na mas kilalanin pa silang mabuti. Ha? Kaya't isang Father's Day survey po ang ginawa ng Healing Galing sa 100 mga kalalakihan mula sa iba't ibang outlet natin ng Healing Galing, no? Sa Luzon, Visayas at Mindanao. Napag-alaman po natin na mula sa kanila, ang kabilang side ng pagiging asawa o ama na maaring hindi nila laging ipinapakita bilang haligi ng tahanan. Yan po at marami pang ibang nakakaaliw na kaalaman ng aming natuklasan, mamaya po yan ibabahagi namin sa inyo. Pero paano nga ba nagsimula ang Father's Day? Ayon po sa pananaliksik, ang unang pagdiriwang ng Father's Day ay naganap noong taong 1910, no? Sa isa pong pagtitipon ng YMCA sa Spokane, Washington, sa US of A po yan. Binigyang pugay po ni Sonora Smart Dodd na nooy 27 years old pa lamang ang kanyang tatay at isang Civil War veteran po itong kanyang tatay na si William Jackson Smart. Si William po ang mag-isang nagpalaki kay Sonora at sa 5 pa niyang mga anak mula nang mamatay ang kanyang asawa sa panganganak kay Sonora. June ang buwan po ng kaarawan ni William, kaya't ito po ang napili nilang petsa. Matapos ang first Father's Day celebration, nagkaroon pa po ng ibang panukala tungkol sa opisyal na pagdiriwang ng Father's Day bago ito tuluyang naipatupad ng malawakan. Noon pong 1966 ay ipinroklama ni US President Lyndon Johnson ang third Sunday of June bilang Father's Day. Sa Amerika, 2 milyon po sa mahigit na 70 milyong tatay doon ay single parents, no? Sila po ang tinatawag nilang mga natay o tumatayong nanay at tatay sa kanilang mga anak. Sa kaso po ng ating pasyente ngayong umagang ito, hindi naman po siya single, pero matagal nang nasa abroad ang misis niya dahil doon ito nagtatrabaho. Kaya parang siya po ang tumatayong natay sa kanilang 11 taong gulang na anak. Si Angelito po ay isang tatay na musikero.
Hilig niya po ang musika at ito na rin ang pinili niyang gawing hanap buhay kasama po ang kanyang banda. Sa edad na 64 years old, halos nalibot na po niya ang buong Asia sa kanyang mga gigs. Kaya lamang, hindi niya po akalaing ang hanap buhay niya na ito ang makapagbibigay sa kanya ng hanap aray. Napuwersa po ang kanyang likod noong isang beses na nag-a-adjust siya ng gamit na speaker para sa kanyang pagtugtog. At nang dalhin po siya sa ospital dahil sa sobrang sakit ng kanyang likod, operasyon lamang daw po ang solusyon ng kanyang kondisyon. Panoorin po natin ito. Ako po si Angelito Pintinyo. Tawagan niyo lang po ako Lito. Ako po ay taga rito sa San Isidro, Batangas City. At ang aking pong trabaho o hilig ay ito po, musician. At meron po ako ditong maliit na studio para dito po sa aking pagpa-practice para sa aking mga gigs. So yung mga speaker po ay medyo inisod ko ng kaunti pag pinag-ganon. Nakaramdam po ako ng medyo pagod, matindi pagod at saka medyo sumakit yung aking likod. So kinabukasan ko na lamang na ramdaman yung sobrang sakit. Napakasakit ng likod ko itong ganitong balakang yung kaliwa. So nagpunta nga po ako sa ospital. So, doon nakita sa MRI na sleep disc daw ang naging karamdaman ko. At yun daw lamang ang tanging pag-asa para ako ay para mula yung karamdaman ko. Sleep disc o herniated disc ang kondisyon po na naranasan ni Angelito. Ito po ay nangyayari kapag yung malambot na gel-like substance mula sa loob ng mga discs, no, na nagdudugtong po sa ating vertebra ay naglilik dulot ng matindi o bigla ang puwersa. Nakakaramdam po ng sakit ang pasyente kapag may tinatamaang kalapit na ugat ang leak mula po doon sa discs. Ang spine o vertebra ay nahahati po sa tatlong areas. Ang cervical o neck area, ang thoracic o upper spine, at ang lumbar o lower spine. Ang epekto po ng slip disc ay depende po sa lokasyon nito. Kung cervical, kadalasang apektado po ang pakiramdam sa mga bisig hanggang sa daliri ng mga kamay ng pasyente. Kung thoracic po, maaaring magdulot ito ng total paralysis ng legs. Kung lumbar, apektado po ang lower back at ang sciatica. Sa mga severe cases naman, apektado din po nito ang pagkontrol sa pag-ihi at pagdumi ng pasyente. Ayon po sa statistics, karaniwang nakakaranas ng slip disc ang mga nasa edad na 30 anyos hanggang sa 50 anyos. At mas marami po ang lalaking nagkaka-slip disc kaysa mga babae. Madalas po nangyayari ito sa mga nagtatrabaho sa construction, sa mga manlalaro ng malilikot na sports gaya po ng basketball, at ang mga nagbubuhat ng mabibigat sa trabaho man o sa gym. Mahalaga po na mapanatili ang proper posture ng katawan upang hindi naiipon ang puwersa sa iisang bahagi ng likod lamang. Dapat ding matutunan ang tamang pagbuhat ng mabigat para maprotektahan ang spine. Gayun din, yung mga daddies natin, no, makakabuti po na umiwas na sa paninigarilyo dahil ito po ay nakakapagpahina ng buto. Ilan lamang po yan sa mga tips para sa ating mga tatay ngayong Father's Day. At merong pang isang calcium-rich treat mula naman sa ating wellness chef. Happy Healing Galing Morning! Happy Healing Galing Morning, Doktora! And Happy Father's Day sa inyo! Sa iyo, Dok, kasi alam ko po, isa kayong natay sa inyong anak. Kaya ang araw na ito ay para rin sa inyo. Thank you! At ngayon naman po, isang swak na recipe para sa mga tatay na lagi nagbabanat ng buto, ang ihahanda natin sa Healing Sangkap. Kaya swak din! Dahil meron itong apat na calcium-rich ingredients at swak din ito sa bulsa ni Dad. Hindi masislip this ang wallet niya. Dahil murang-mura lang per serving. Abangan nyo yan ang ating swakaroni! Alam nyo, ayon sa Father's Day survey ng Healing Galing,
ang number one answer sa kung anong madalas ipinagmamalaki ng mga mister na katangian ng kanilang mga misis ay ang pagiging magaling mag-budget o humawak ng pera. Kaya mga misis, subukan nyo itong budget-friendly recipe natin para kay Daddy ang swakaroni. Suwak na naman yes. Ang recipe ni Chef para po sa pasyente natin. Yan at ang iba pang impormasyon. Pangkalusugan ang ihatid po natin ngayong linggo ng umaga sa kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV Year 2. Gaya po ng nabanggit ko kanina, ibabahagi ko po sa inyo ang resulta ng Healing Galing Father's Day Survey. Mga katanungan pang kalalakihan, kikilatisin kasama si Dr. E. Huwag bibitiw, kapit lang sa Healing Galing sa TV, Year 2, Season 8. Healing Galing! May hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay iyong susundan. Sabon man o mga oil, maging organic orals. Meron ding seaweed salt, mga grains at liquids na natural. Yan ang Healing Galing products iyong laging tandaan. Nasa natural na paraan ng paggagamutan, nasa iyong healing, nasa iyong galing. Isang malaking bukol na gabuto ng bangkok na santol ang tumubo sa kanyang manay. Naku patay! Bukol sa manay? Paano ba to die? Healing Galing sa TV, Year 2, Linggo, alas 7 ng umaga sa TV5.